Yo, what's up mga idol? Jason N nga pala. So eto nga mga idol, bagamat hindi pa nga natutuloy ang isa sa laban ng ating kababayan na si 122-pound contender Marlon Tapales kontra kay Unified Super Bantamweight Champion Morjon Akmadaliev ay tila minamaliit naman ang kakayahan ng ating kababayan. So ayon nga sa inilabas na post ng isang British promoter na si Ed Hearn, na ayon nga ito sa BoxingScene.com, na wala nga raw magiging problema si Morjon Akmadaliev sa magiging laban nito kontra kay Naoya Inoue para sa undisputed fight. So bagamat hindi pa nga nangyayari ang labang Akmadaliev versus Tapales, ay animo'y binibilang na ni Hearn ang panalo ni Akmadaliev. So April 8 nga mga idol ang laban na ito. Nadedepensahan ni Morjon Akmadaliev ang kanyang WBA at IBF Junior Featherweight titles kay Marlon Tapales. So magaganap nga ang laban na ito sa Boeing Center at Techport San Antonio. Samantala mga idol, Tomoki Kameda ibinahagi ang nangyaring sparring sa pagitan ng ating kababayan na si Vincent Acero Astrolabio. So last year pa nga ito mga idol nang naganap ang sparring na ito, na aminado nga si Kameda na marami nga raw itong natutunan sa Pinoy, na grabe nga rin daw ang naging bigayan sa kanilang sparring. So nagpasalamat nga rin mga idol ang tinaguriang bad boy ng Japan na si Tomoki Kameda kay 8th Division titleist Manny Pacquiao sa pagbibigay ng kanyang ka-sparring. Sa kabilang banda naman mga idol, bakbakang Casimero versus Akahu ay dati nang nireview ni Tomoki Kameda. So ayon nga sa ilang pahayag nga nito sa kanyang social media post, ay wala nga raw magaganap na excitement sa bakbakan, na animo'y minamaliit naman ang kakayahan ni Cuadro Alas. So papalapit na nga rin mga idol ang laban nito kontra kay Luis Castillo ngayong darating na Pebrero 25. Na ayon naman sa post ng kampo ni Kameda, ay kailangan nga raw maipanalo ni Kameda ang laban kay Castillo, at magkakaroon pa nga raw ito ng mas malaking laban. So matatandaan nga mga idol na isa nga ito sa tinutukoy ng promosyon ni Cuadro Alas, ang Treasure Boxing Promotion, na matapos ngang pangalanan ni Masayuki ito, na target nga nila na makabangga ni Cuadro Alas ang bad boy ng Japan na si Kameda sa mga susunod na kabanata. So sa tingin nyo mga idol,